Erkao. Tumayo tayo ng sala. Erkao and then wasjudu. Wasjudu. Bakit kailangan natin magsujud? Sige lang. Bakit kailangan natin magsujud? Kasi ang mga tao, kailangan natin, we need to humble ourselves to Allah. We need to humble ourselves to Allah. Why? Ang isa sa waswas ng shaitan, kapag may trabaho ka na, ako pa, magaling ako eh. Ako pa si Kakasali. Siyempre si Raito, nag-aaral ito ng PUP, magaling to. Diba? Attorney ako eh, doktor ako. Right? So kung ruko lang, hindi enough. So kailangan magsujud. At ang sujud na ito, mga anak, is acknowledging that everything came from Allah subhanahu wa ta'ala. Wahu ala kulli shay'in qadir, He owns everything. Ang talino mo, ang galing mo, ang katanyagan mo, ang pag-aaral mo, ang mga magulang mo, ang pera mo, lahat yan, kambal, ay galing sa Allah. So, when you sujud and then you humble yourself to Allah subhanahu wa ta'ala, it's like you acknowledge that everything came from Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung shaitan, ano ang hindi ginawa ng shaitan? Sujud. Hindi nagsujud. Bakit siya? Ayaw magsujud, mayabang siya. So, pag hindi ka nagsujud, kung ang shaitan, isang beses lang, hindi nagsujud, hindi pa sa Allah, sa Adam, it causes him to get out from Jannah. Ganon din ang mga tao. Pag hindi kayo nagsujud, wala rin kayong huwang sa paraiso. Dahil pag hindi ka talaga nagsujud, hindi ka lang nagsujud sa Allah, magiging mayabang ka pa. Mayabang ka talaga. Waran tanwanan. That's our nature. If Allah will give you so many blessings, it's like, at the beginning, Ya Allah, I need this. Thank you. Ya Allah, I need this. And then kapag nakikita mo na everything is fine, no, I don't need you, Ya Allah. I'm good. I'm Kakasali. Manaudhu billah. I can live without you. It's all from me. So every time we humble ourselves to Allah, it's like we acknowledge that everything came from Allah. And may Allah include us among those mu'min who stand and prostrate in behalf of to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So, kung gusto mo ng tagumpay, elqa'u wasjudu wa'budu rabbakum, at sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. And when you say wa'budu, na ang ito yung ginagawa natin every day, right? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. We swear to Allah at least 17 times a day. Yung mga nagsusunna, kung kompleto ang sunna, 12 plus 17 is 29 times a day. They swear to Allah na iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, wala kaming sasambahin, na'bud, at wala kaming hihingian ng tulong maliban sa iyo, Ya Allah. Kasi maraming mga tao na sinasamba ang Allah, ayaw sumamba sa ribulto kapag, pero kapag may kailangan, ang unang iniisip yung nanay niya, ang unang iniisip yung best friend niya, kailangan ko ng pera, doon ako pupunta. Hindi ibig sabihin bawal kang humingi ng tulong sa kanila. But the nasta'in means you worship Allah, and every time you are in need, you will ask Allah first before you ask people. Ya Allah, kailangan ko ng tulong kasi mayroon akong problema, tulungan mo ako. Naisip ko na pupunta ko kay Warda, baka sakaling siya yung makatulong sa akin. Yala, bigyan mo ng mabuting puso at maluwag, golden heart si Warda para ibigay niya sa akin yung kailangan ko, kasi nakikita ko na siya yung tutulong sa akin. In that way, the needs is not through Warda, it's still from Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So ulitin ko lang, erka'u wasuju wa'abudu rabbakum. And then, kung mapapansin mo, erka'u is for yourself. Right? Sujud is for yourself. To worship Allah is for yourself. But this pang-apat is waf'alul khair, gagawa ka ng kabutihan. Kanino? Sa ibang tao. Kita mo to? Raishi? Sa ibang tao. You will render services to other people. Gagawa ka ng kabutihan para sa Allah. Tutulong ka para sa Allah. Magsasadaka ka para sa Allah. Tutulong ka sa namatay na kamag-anak mo para sa Allah. Tutulong ka sa kamag-anak mo na mag-aasawa para sa Allah. Lahat, pumunta ka ng hospital para sa Allah. Hindi dahil, bayaran niyo ako ah. Magkano ba yung tinabang ko sa inyo nung mamatay yung lalay mo? 10,000? Oh, ngayon, ako naman ang namatayan ng ano. Ibalik mo sa inyo yung 10,000. Tapos, kapag hindi mo ibinalik, sama na ugali ko sa inyo nun. Hindi niya nga tawa, namin niya kalalay ni tabang ako, hindi niya ako tinulungan. Ay, hindi yun paggawa ng kabutihan. Actually, nag-invest ka lang ng utang. Nagpa-utang ka, kaya humingi ka ng kabayaran. Pero ito, waf'alul khair lillahi rabbil alamin.
walang iniisip na in return. Why? Because you do it for Allah. You help for the sake of Allah. Nag-medical mission ka para sa Allah. Gumawa ka ng conference para sa Allah. Gumawa ka ng usra para sa Allah. Nag-usap-usap yung mga akhawat, mag-dream festival para sa Allah. Walang string attached, walang iniisip na pabalik. Bakit everything is came from Allah subhanahu wa ta'ala. So in return, alam mo ba na kapag tumulong ka ng pera, actually nabawasan yung pera mo, pero actually ginawa mo yun para sa ibang tao. Pero sa totoo lang, wa'alul khair is also from you. You will also benefit. Why? Wala naman kasing kaligayahan sa pera sa bangko. Ang kaligayahan ay ang pagtulong ng bukal sa puso para sa Allah. Yun ang ireresbak niya sa'yo. Sarap sa pakiramdam, nakatulong ako. Eh, ang ibabalik niya sa'yo, peace of mind, tranquility. Aalisin niya yung greediness of money. Aalisin niya yung competition. Aalisin niya yung inggit, yung kibar. Ibabalik niya sa'yo, peace of mind. I'm so content, Ya Allah. Imagine hindi ako Henry C. Pero ang tulong na nagagawa ko, because of you, Ya Allah, ay mas mainam pa sa mayaman. Right? So, waf'alul khair. Actually, at the beginning, you thought it's rendering services to others, but actually, the risbak is for you. It's also for you. So, anak, anong kadugtong? La'allakum tuflihun. Ikaw ay magiging matagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. So, yung mga nagrarako at nagsusujun at sumasamba sa Allah na hindi marunong tumulong, hindi nagsiservisyo, yeah, that's good. Pero hindi mo makukuha yung tagumpay sa mundong ito. Ang makukuha mo lang ay tagumpay sa kabilang buhay. Pero hindi pa siya masyadong yung jannatul firdaus al-a'la dahil nagkulang ka sa paggawa ng kabutihan sa maraming tao. So anak, render service. Try to render service. Mag-umpisa ka lang sa napakaliit na bagay. Pagbibili ka, kapag kakain ka, huwag kang kumain mag-isa. Invite people. So kung ang pera mo lang, 50, Raish, hati tayo. Akin ang situ sa iwang, sa akin ang panulak, sa iwang itutulak. O, diba? So in that way, nakapagsadaka ko, and then na-exercise ko yung greediness na mawala. And then masaya ka na, isipin mo, 100 lang ang pera ko, pero nagpa-libre ako ng mangga. Something like that. Kasi wala namang ipinanganak na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na open heart agad. Lahat yan tayo, mayroon tayong kasakiman, may greediness tayo. Di ba minsan, pag malaki ang iman mo, gusto mo ibigay lahat ng pera mo. Pero pag mababa ang iman mo, gusto mong yakapin ang pera mo. That's a normal thing. Even me, hindi ako ganon. Right? So, pero itatarbiya mo siya. Itatarbiya mo siya. Ako isa talaga sa ipinagpapasalamat ko sa Muslim Student Union Philippines when I was one of them. Through Marcasio Shabab is talagang tinrain kami na mag-medical mission, mga estudyante pa lang kami, going to far-flung areas. Basta nakikita mo yung mga tao na sobrang in need. Eh, kasi ako, hamak lang ako na nagitin na ng plastic sa Quiapo, hindi kami mayaman. Pero may pera yung mga magulang ko. Kasi para sa kanila, pag nakatira ka sa Manila, may restaurant, may lodging, may pera ka na, di ba? Pero hindi kami talaga mayaman, pero nagitinda ako ng plastic sa Quiapo. Pero, di ba, minsan nagre-reklamo ka kasi bakit ang baon mo lang 2 pesos, 5 pesos, nung high school ako, 10 piso. Nagre-reklamo ka minsan, hindi mo maiiwasan yon. Pero one thing na ang naibibigay sa'yo talaga nung paggawa ng kabutihan is, nagiging content ka. You became grateful. Kasi nare-realize mo, na I'm so blessed. Ang dami pala ng biyaya ng Allah. Oo, hindi ko kasing yaman yung pinsan ko, but I'm so blessed with so many things. Kasi maraming mga tao na mababa kaysa sa'yo. Sabi ko nga, problema mo lang, new shoes, yung iba walang paa. Problema mo lang, paano kikinis sa mukha mo, pero yung iba hindi makakain. My God! Problema mo lang, cake yun, walang isang kilong bigas. Right? So when you go to far-flung areas and to the needy people, diba anak, sa DSWD nakikita mo, napapansin mo, kaya ang mga tao nag-i-engage into social services, mabubuting tao yan. They are happy people. They are content people. Why? Kasi nakita nila how blessed they are. So kapag ang kaibigan mo lang, puro mga sosyalera, mayayaman, you will never appreciate the blessings of Allah. Instead, you always compare yourself to them. But ganun, mayroon siyang bagong iPhone, ako hindi. Bakit ganun yung kanyang Samsung, Ace 9 na ako wala, Ace 1 pa lang. Right? So, nagiging ungrateful tayo, and then nagiging revenge tayo, nagiging rebellious, and then we don't, nagiging miserable yung buhay natin, nagiging depressed, and then ilan tao ang namatay sa depression, ilan tao ang nasira ang buhay dahil sa anxiety and stress. Subhanallah. So, mga anak,
ipinapakita ng Allah dito na hindi enough na magruku ka at magsujud ka at sambahin mo lang Allah. You need to get the four recipe of success, and that is rendering services to others. Kaya anak, ito ang maganda sa mga MSA, sa SAIA, sa Mujaddidat, sa Simaywa, sa CMYO, and etc. Yung mga Muslim organization na pang youth. Ito yung maganda na ibinibigay ng mga MSA. Binubuhay nila yung puso mo. Hindi lang yung spiritual, hindi lang yung knowledge of Islam. Talagang dinadala ka nila sa grounds. This is it, this is it, this is it. Right? Subhanallah. So, mga anak ko, anyone who want to be successful, both in this world and akhirah, we need to render ourselves into ruku, into sujud. Oo, pwede ka maging attorney, pero kung hindi ka nagasala, I'm telling you will never be happy. Sinungaling ka kung nagasabi kang happy ka. Alam ko na naiinggit ka pa sa mas matalino kaysa sa'yo. I know that because I've been there. Right? Kapag may pera ka, when I am in business, nakita mo mas magaling siya, nabenta yung paninda niya. Bakit ganon? See? Ang dami-dami na ng pera mo, tapos hindi mo na-appreciate. I've been there. Unless you stand in ruku, unless you acknowledge your purpose in life, unless you accept Allah, the owner of everything, and you will humble yourself, and you will worship only Allah, and you will acknowledge everything came from Allah. Pag yan nagawa mo na, bubuksan na ng Allah yung puso mo to render services, magpapakumbaba ka na, makikita mo na yung mga taong ano, gusto mo na tumulong, nalulungkot ka pag hindi ka nakapagsadaka, nalulungkot ka kapag hindi mo na-concord yung greediness mo. Why? Kasi alam mo na ikaw ang nagkulang, kasi nawalan yung peace of mind mo. So for those who want to be successful, both in dunya and akhirah, I told you, let's engage ourselves to Suratul Hajj number 77. Irqa'u ya ayuhal ladhina amanu irqa'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.